Iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman sina Pangulong Aquino at iba pang opisyal ng kanyang administrasyon dahil sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP na isang manong pork barrel na iba lang ang pangalan. Pero diskumpiyado si Vice President Jejomar Binay. Drama. 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 Walang mangyayari. Totoo yun, sinususpindi. Eh kung totoo yun, sinususpindi na kaagad. Mabasat ako, my feeling is drama lang ito. Para ngayon pa lang, mapatay na yung mga bintang at yung ano-ano. Kasi issue yun sa darating na halalan. Dati na kasing batiko sa administrasyon na tanging mga kalaban lamang sa politika ang palaging iniimbestigahan at nakakasuhan. Hindi na raw sila nagulat sa bagong patutsada ni Binay. Abogado siya, huwag niyang pangunahan kung anong gagawin ng ombudsman. For him, it's campaign season. He's been attacking the administration and President Aquino relentlessly. This is just part of his mega campaign against administration. So we're not surprised. Sabi ng palasyo, nasa kamay na raw ngayon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang magiging takbo ng investigasyon. The President expects integrity in all branches of government. The President does not regret appointing Ombudsman Carpio Morales. Pero hanggang investigasyon lang daw ang magagawa ng Ombudsman, sabi ni Justice Secretary Leila De Lima, dahil may immunity sa anumang kaso ang Pangulo. Tinitiyak naman ni Budget Secretary Butch Abad na lahat ng pondo ng gobyerno sa susunod na taon ay naaayon na sa naging desisyon ng Korte Suprema. The President does not want to see funds stay idle, and if there are more important priorities that could be funded by the idle funds, we will continue to apply that principle this time around, guided by the decision of the Supreme Court. Ikinatuwa ng grupo kontra pork barrel na gumalaw ang isinampan nilang reklamo sa Ombudsman, pero batid daw nilang kulang sa tao na nag-iimbestiga ang ahensya, kaya nagvo-volunteer sila na mangalap din ng ebidensya laban kay Aquino at iba pang opisyal ng gobyerno. Ron Gagalak, ABS-CBN News.